Ma'am Sandra, in December 2023 alone, ang winnings na hindi may paliwanag ni Mel Robles was around 1.3 billion pesos ang nawala sa PCSO at That's hindi correct. May paliwanag kung That's ito correct. Ay totoong napunta sa real winners at sabi mo nga, isang Chinese friend nila ang nag-invest para ilusot at makuha ang 643 million na para naging isang laundering operation and conduit of illegal fund sources para ilabhan sa PCSO. Yes. Ma'am Sandra, idikit mo din sa kung bakit tahimik na si Tulfo ngayon. Yes. Why do you think? Well, I have a high regard on Senator Rapid Tulfo before. Kasi ang advocacy niya is OFW and one of my advocacies is OFW. So sumasaludo ako sa kanya nung kapanahonan. Pero nung bigla siyang tumiklop doon, andoon ka na, senador ka, andoon na sa harapan mo, hindi mo pa nadildil ng todo si Robles, bakit umalaw ka na mag-executive session, pagkatapos ng executive session, anong nangyari? Nawala. Yes, correct. Nawala. Hindi ko na alam. Together with Senator Pimentel, I remember nang ako'y pumunta ng Senate to distribute that mirror challenge ng grupo namin ay gumawa ng mirror. Tama. Para sa mga senador, sa mga congressman, sa mga executive. Nagbigyan kami ng mirror na may sulat sa likod, pang konsensya ba, para sa kanilang mga apo, magiging apo. Pinahabol ako niyan ni Senator Pimentel sa kanyang security na kung pwede bumalik ako sa opisina niya. So, nag-usap kami. Ngayon, tinatanong niya ako tungkol dyan sa ano ng PCSO. Di sinabi ko naman, yung experience ko, being a former director of PCSO, na hindi naman ganun kalakas ang panalo ng PCSO dyan. Ng mga milyones na yan. Tapos, nung sinabi ko sa kanya, may mga tinatanong siya sa akin na, hindi naman ako tanga, I was not born yesterday. He's a bar top notcher, but I'm not that idiot. Correct. That I cannot sense na meron siyang ano. So sinabihan ko siya, bakit hindi niyo ako ipatawag? Ayun. Ayoko magsagot sa iyo ngayon. Kung gusto niyo akong magsalita, ipatawag niyo ako sa Senado. Tama. Oh, sige, sabi niya, papatawag kita. Natapos na lang yung billion-billion noong December 2023 na panalunan. Wala na. Niho-niha, wala na. So, ganun din kay Senator Tulfo. Kaya yung linabas na naman niya that one better had won 20 times in a month and one better won 10 times in a month. Nag-aantay ngayon ako. Nag-aantay na naman ako kung ano na naman itong mga palabas dyan sa Senado. Wala na naman nangyari. Wala. Ma'am Sandra, nandun na siya sa palasyo ng Malacanang. Katabing-katabi na ang First Lady at ang Pangulo ng Bansa. What would you expect for people like this? Mga senador na dapat nagka-countercheck and balance sa abuse of authority and power and rape of the public funds na dapat inimbestigahan nila, ngayon nawala na. At kaya nga laking ulo ni Mel Robles na parang kayang-kaya niyang paikutin ang mga senador o sino pa man, the way you describe it. Kaya ang sabi niya nung may kausap siya sa phone na at that time I was there also in one of the hotels na naka-speaker, na sabi niya, don't me. Yun ang salita, don't me. Pinagtatawan niya si Tulfo dahil nung mag-open na naman nung investigation for the one better wins 20 times in a month, sabi niya, don't me. So may ibig sabihin itong si Robles na wala namang kwenta yung mga yan, nagpapa-imbestiga na yan. Tigas. Dahil kayang-kaya na kung saan, kayang-kaya namin bilhin. Yeah. Kayang-kaya namin bilhin yan. Eh tayo, Ma'am Lorraine, Sir Eric. Yes, ma'am. Dahil hindi naman tayo mga millionaire, sanay naman tayo dumildil ng asin. Opo. Ang atin lang na pinanay dignidad at prinsipyo. Hindi ako basically, Ma'am Sandra, what you're saying is, Mel Robles is very brazen. No? Matapang siya kasi alam niya nakasandal siya sa pader ngayon. Nakasandal siya sa Malacanang ngayon. Is that what you're saying? And he's not just operating for himself. Yes. Ma'am Sandra, he's not just operating for himself. That he Opo. Since he assumed the generalship of PCSO,
Lahat takot daw, lahat takot lahat ang mga empleyado doon. Takot ang lahat ng AGMs. Kasi sinasabi niya, pader ako. Hindi niya ako pwedeng matanggal dito. Pader ako. Ma'am, may isa pang pumasok. I don't know if you would like to comment. Na dirty operations, political assassination, character assassination, bloggers and trolls ang pumupundo si Mel Robles coming from the Pando PCSO upon the direction of First Lady. Ito yung tinuturo ng sources. And pangalawa, even some witnesses or several witnesses na ginamit ni Ontiveros para atakihin si Pastor Pinunduhan ni Mel Robles upang magsinungaling, bilhin sila at sirain ang mga Duterte through the attack on Pastor Kibuloy. Do you believe these are true scenarios na ginagamit ni Mel Robles, some dirty operations at PCSO? I do believe 100%. Ito naman si Ontiveros. Plano kasi niyan maging vice president. I still remember, nang kasama ko pa yan sa kalye noon, nung panahon ni GMA. Kasama ko yan sa mga kalye, sa rally-rally. Okay? Hindi pa yan senador. Yes, correct. Hindi pa yan pumapasok ng politika. Kung magmura yan sa mga Marcoses, ganun na lang. Ngayon, sip-sip na rin sa puwet ng presidente ngayon. So hindi ko alam kung anong klaseng values mayroon at wisdom itong si Riza Ontiveros. Because I don't like her anyway. Dahil alam ko, kilala ko siya. Kilala ko siya at huwag siyang magmamalinis. Hindi siya kasing linis ng birhen. Wow. Wag na wag siyang magmamalinis. Dahil kilala ko kung sino ang kasama niya ngayon. Yes. So, wag nagkabalikan ba? So, wag pinagkukuha. Nagkabalikan ba sila, Ma'am Sandra? Nagkabalikan ano ba? Ano po? Akala ko naghiwalay sila ni Mr. AK-47. Andiyan pa rin. Sila pa rin. Sila pa rin ni Mr. AK-47. Kaya, Ma'am Liza, Senadora Madam, huwag mo nang piliting mag-Vice President ka. At sisirain mo ang aming Vice Presidente. Correct. Okay? At si Pastor Kibuloy, ginawa mong para ka ng korte. Na wala ka namang kasama doon sa committee mo na nakaupo. Mag-isa ka lang. At ma'am, lumalabas ha? Pero ikaw na ang nag-judge. Anim na witnesses niya. Kung guilty o hindi guilty. Ma'am, anim na witnesses niya. Ang pundo, ang paggamit sa mga safe houses, hindi Senate funds. Iba ang pinanggagalingan at lumalabas parang totoo ito na witnesses for sale na ginagamit ang pundo ng PCSO. Political assassination, personal attack, character assassination, troll operations, and pati na ang assassination, physical elimination. Kagaya ng binulgar mo at ni Miss Maharlika, ay involved itong PCSO manager na si Mel Robles. Very scandalous and very dangerous na situation na para bagang baliwala lang sa Pangulo ng Bansa, which is directly under sa kanyang opisina na ito. At siya naglagay ng taong ito. Ma'am Sandra. Very shocking. Yeah, under the office of the president. Yes. OP po yan. So, ang masasabi ko lang dyan, kung gaano kakapal ang mukha ni Robles, yung mukha pa lang niya, tingnan mabuti nga, nagpa-facial na yan, medyo lighten na ang kanyang mukha. Hindi na siya mukhang langka. Dahil sa pera ng bayan. Grabe. Darating din ang karma sa inyo. Maniningil. Kayo dyan. Darating na darating dahil yung pinakakain nyo sa pamilya nyo ay hindi galing sa malinis. Panluloko yung ginagawa nyo. Pagnanakaw sa taong bayan. Claro. Kasama na yan yung amo mong babae. Yun. At yung presidente mismo. One last question. Yes, one last question. Go ahead. Kasi parang I found it really amazing, no? That there were 433 winners nung pagkaupo ni Bongbong Marcos dito sa PCSO. Mm-hmm. Gaano ba ka-imposible yon? 433 lotto winners. Yeah. How highly improbable. What was it like with you? What was the most na lotto winners? One time ito. Sa isang... Napapatawa na lang po ako. Yeah. Kasi kausap ko yung mga dating IT namin sa PCSO. Mm. Very improbable talaga yan. Statistics, hindi talaga kakayanin yung 433 ang mananalo. Ma'am Sandra, so
lahat ng nangyayari sa PCSO ngayon, nakikita natin, ano, and even in SMNI, ganun din yung experience namin na yung paglabag sa batas, grabe, no, ang kakapalan ng mga mukha. Pero ang nakikita natin, ang sinasabi nila, oh, ito, oh, nagnanakaw pa ako, meron ba kayong kayang gawin? Hindi nyo kayang gawin. Kami nakaupo ngayon. No, so yun yung nakikita natin ngayon, no? Yan ang makikita mo naman through their actions. Diba? Na, hey, huwag nyo kaming galawin. Nasa pwesto kami. Kami ang hari ngayon. Wait for your time. Parang ganun ang pinalalabas nila sa ating taong bayan. Ma'am, alam mo, Ma'am Lorraine, I'll have to share with you, during the time of PRRD, nung, di ba, nagkakagulo kami sa PCS noon. Yeah. Kasi ako naman talaga, I was put in there as a fiscalizer. Yes, I know. Kaya, yung mga namimigay doon ng ano, hindi nakakarating sa akin. Dahil talagang, kung sa ano, talagang stick lang ako kung ano yung sinabi ng Pangulo sa akin. Then, nung pinatawag kami lahat, nung nagkakagulo kami ni Garma, kasi si Garma noon, matindi din. Pinatawag kami lahat, pati direkto. Alam mo, nakita ang mga kung tinanong kami kung anong sasakyan ang ginagamit namin, yes. Anong relo, tinitingnan ang mga relo, yes, namin. Eh, ang aking relo, ay ito'y matagal na. This is 10 years old na rado. Rado lang po ito, 10 years old na to. Ito pa rin ang suot-suot ko. Opo. Tapos, nakita niya si Garma na medyo mamahalin ang relo. Tinanong niya, saan galing yan? Grabe. Yes. Diretso. Tinago niya. Sabi niya, anoon pa ito nung nasa Davao pa ako, sir? Anong sasakyan mo? Nang sinabi ni Garma na ang ano lang daw ng ano, ng PCSO, yung binibigay lang sa amin, pinapahiram. Tinabla siya doon. Hindi. Land cruiser ka. Naka Land cruiser ka. Dala-dalawa pa. Tapos hindi bulletproof. Saan ka nagkuha ng pera na yan? CPRD to, ha? Tinatanong kami sa isa. CPRD to. Ako tinanong, ikaw Sandra, anong gamit mong sasakyan? Sir, yung aking Grandia, nang pag-upo ko, nangutang ako sa bangko, hanggang ngayon binabayaran ko pa, which is up to now, that's my car. Isa-isa kami, si Chairman Pinili, lahat kami doon. Tinanong ko anong sasakyan. Si Digo, no? Pero nakapokus siya sa GM namin kung anong sasakyan. Eh nagsinungaling na ano lang. Sabi, hindi. May report sa akin. Dalawang, yes, ano, Land Cruiser na, yes, pareho puti. So, alam madaling mo, that way. Yeah. Makukonsyensya ka dahil yung appointing officer mo, pinatawag ka, kina-question, yeah, pati yung damit mo, pati yung relo mo na hawa na suot mo. Ganun si Tito. At saka ano, hindi siya, malalim ang intelligence niya, meron siyang paraan, alam niya. Alam niya kung sino ka. No? Eh ito, lantaran. Ang presidente, ito lantaran. Lantaran sinisindikatong PCSO. Tulog pa. Ay baliwala at walang pakialam at binabati pa ng kanyang asawa ng happy birthday millionario, thank you for everything you have done for me and my family. So ano, Ma'am Sandra, the wins of PCSO are scandalous, right? 433 in one year. Other words, halata kasi I just want it really clarified. Totoo, sobra na 'to nangyayari, right? Oh, yung pag-upo-upo pa lang, yun nga 433 winners. Ang kanon nakikita niyan, Diyos ko miyo. Yung mga nag-retire na ng mga IT namin, mga istisya namin, napapatawa. Yes. Kahit ano daw bilang nila, hindi nila malaman yun. Ma'am. To all our viewers, sympathizers, ako po ay nakikiusap sa inyo, sa mga pare, sa mga akadem, sa mga grupo na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Isa lang po ang ating bayang sinilangan. Magmulat na po tayo ng mata. Kamasama na po tayo ngayon. Nalabanan itong punyetang gobyernong ito. Maawa kayo sa ating next generation. Yun lang po. Ako'y nakikiusap sa mga politiko din na hindi lahat ng oras lahat kayo ay nandyan. You will not be forever there. Isipin nyo ang magiging anak nyo, ang magiging apo nyo,
Ngayon pa lang, dapat alisin na ito. Resign! Bongbong Marcos, now na. Dumadagundong ang mensahe na yan. And we are with you, Ma'am Sandra, for the purity and sincerity of your intention for this country. Magpahinga na po kayo, ma'am. At iwasan po ang heat index na ito. At more of water, ma'am. Ha? Rehydration talaga, lalo na sa edad ninyo. At huwag nating sundin yung sinasabi ni Janet Garin. I'm already 63 years old. May operasyon ako, but I still want to fight for my kids and for my grandkids. Yan po kaya ako naglalaban ng ganito. Magpakatatag po kayo, Ma'am Sandra, and thank you so much for that time. Yayakapin kita pag nagkita tayo sa Tagum. Maraming salamat. Salamat po. See you there.